Magandang buhay mga ka-farmer. Mag-ilitsyon tayo ngayon gamit naman ang kahoy at apoy. Yan. Ibang style naman po to mga ka-farmer. Hindi kabisado ni Lindon, papakita ko sa kanya. Ayan, ha. Kasi sa kanila uling lang mga ka-farmer. So ayan, sasalang natin, syempre ganyan, hipain muna natin ng konting apoy. Nilagyan ko po ng konting kawayan para magningas naman, pero medyo sobra naman ang wala ba tayo ng pangano ng tubig para medyo natin makontrol lang. Chidun ka chi! Normally po mga ka-farmer, meron tayong bottle na may may tubig para makokontrol mo yung apoy. Yun naman po ang natin. Ayan o, mga Madre Diago ang mga napulot ko. Lindon, ayaw Ayan. Ganyan lang po mga ka-farmer. Siyempre, kontrolado nyo pa rin naman po yan. Dito lang tayo sa medyo ano kasi medyo mainit. Huwag pa rin pong gamit natin. Sa ibang ano po, ang problema po dito sa kahoy, ito lang talaga maganda pagka yung mga simpleng handaan. Pero pagka yung pang negosyo, uling talaga kasi paano pag sabay-sabay, hindi mo talaga Baga wala kayong uling, kahoy kayo. Pero pagka yun nga, pang negosyo, hindi po siya ganun may disadvantage kasi nga. Paano mo nga naman pagsasabay-sabayin kung ilang mahirap po nga nung kahoy. Mas maksaya. Ginagamit po nila karamitan yung ng nyog, yung tawag doon, tangkay ba ng dahon? Natuyo. Tapos yung sabi ko lang tawag namin dyan ay palakpa. Kasi may yun ang mga maningan. Yan, ganyan lang po. Medyo ilalapit mo, lalayo. Baga nasisipat mo yung kilos po to mga farmer. No. Saka mas mainit ang kahoy kasi syempre apoy talaga. Pero marami pa nagsasabi mas maganda yung apoy. Mas malutong daw yung balat sa apoy. Ilang beses ko na rin po ito nasubukan dati kasi yung mentor namin, ganyan din ang Although yung gamit namin po dati mga farmer, uling tapos dinadagdagan lang namin ng mga ilang stick po ng kahoy. Tapos bawal po yung mga farmer ha, yung treated na kahoy ha. Baka mamaya gamitin yung treated, mag-aamoy yun sa lechon. Kailangan po talaga yung kahoy lang na hindi yung galing sa mga lumber na treat na yun eh. Hindi ba? Malakas yung kailangan makontrol yung Ayan, ganyan mga farmer, no? Tingnan yung style natin, ha? Di ba? Ito lang gamitin, pamunas. Yung hangin eh. Kumukontra yung hangin. Ah, mga ka-farmer. Yan niyo po yung yung side na 'yon. Kaya ang po nito, ang technique po sa paglilitsyon kasi isang side lang po ang init natin So dapat po yung mata niyo, alisto kayo kasi ang marker po natin na mainit ang isang part nagpupula, di ba? So ibig sabihin pag hindi pa po nagpupula, medyo ilalapit mo. Itong kagaya nito yung puwet po, medyo alanganin pa. Nauna yun doon. So, inilayo ko ng konti, binaginanong ko ng konti.
Malalaro ninyo, yun ang ginaganda po sa ganitong style na paglilechon. Makakapag mailalayo nyo, mailalapit ninyo. So, ayan. Ayan, nagpupula na po mga farmer. Ano po ito? 20 minutes. Baka magdagdag po tayo ng kahoy mamaya-maya. Isang, ano, 50 minutes po. Actually, parehas lang naman yan mga farmer kasi ang inaanong naman natin dyan, yun nga, ang kalimitan po kasing ginagamit sa mga lalo ng probinsya, wala namang uling, alternative nila is kahoy. Although, marami pong nagsasabi na maganda daw talaga ang lechon sa kahoy, kaya lang nga, hindi talaga siya advisable for business. Yun naman ang ano natin. Kaya si Lindon, syempre galing po sila sa talagang lechonan, ano, hindi niya alam to eh. Yung ako naman po, yung nagturo sa akin ng paglilechon, ang tinuro niya sa akin, ganito din na style. Yung isang side lang po yung init, hindi magkabila o hindi ilalim. Ang tinuro po sa akin, isang side lang, tapos eh, pwede mong dagdagan ng kahoy. Kung sabi niya, kung nagtitipid ka ng uling, pwede kang magdagdag ng kahit ganyan, isang kahoy sa paggilid niya. Tama nga naman, mainit, nakakatulong din po, ano? Pero pagka ano na for business na talaga, let's say sabay-sabay, hindi na talaga pwede 'to. Kasi hindi mo na makokontrol yung apoy eh. Kasi ang control po ng apoy dito sa ganitong style, ito yung paano mo ilayo, paano mo ilapit ulit sa apoy, paano mo ulit ilayo. Kumbaga ikaw ang ano, nagko-control. Hindi kagaya nung sa uling, makokontrol mo 'yung uling, mailalayo mo 'yung uling, maano ito, malalaki ikaw eh, hindi mo talaga kakayanin. Saka mausap ng konti pagka ano. Pero okay din naman po. Ilang beses din po namin nagawa yung ganun. Pero sabi nga nila, maganda daw yung finish ng apoy. Kalimitan po nito sa Mindanao ang gumagamit po ng apoy. Parehas lang naman po. Ang importante, maluto natin ang lechon. Magandang pagkakalo. Mga bago lang po sa aming channel, mga farmer. Marami na po tayong tutorial ng lechon. Hindi na po namin pinakita yung katay. Meron po tayo. Search lang po sa video section natin. Yung step by step po ng pagkakatay, pati po yung way ng aming pagtatahe. Pwede nyo pong kopyahin. Although, syempre, marami po talagang pag-style ng paglilechon, ano? Yung sinishare po namin yung sa amin na style. Kung pwede nyo pong nagustuhan ninyo, pwede nyo pong kopyahin. Or, yung coke ba na yan? Ayan, coke po yung pinampahid natin. May halong tubig? Wala, wala. Wala siyang halo mga farmer. Actually, okay din naman to. Kaya lang, medyo mainit lang talaga sa naglilechon. Hindi kagaya nung ating mga unang tutorial na konti lang ang uling. Si Lindon nga, hindi niya nga alam kung anong gagawin ko eh, nung pre-prepare ko. Sabi ko, ganyan yan. Ah, ganyan pala. Sabi niya, parehas lang. Oh, syempre ka ako. Yung init naman po ang importante. Nasa pag lalaro mo na lang kung paano mo i-ano yung baboy. Yan. Sipag ni ano, Lindon, mga farmer. Tingnan nyo. Ayan o. Oh. Oh, yan. Tingnan nyo. Hindi sanay eh. Ah, mga ka-farmer, may babalita ako pala sa inyo. Malungkot na balita at siguro hindi ko alam kung malungkot o ano, no? Sa mga nakakasubaybay po sa aming mga videos, baka po isang taon na lang ako dito sa farm kasi balak nang bilhin ni Lindon. At mayaman na siya sa akin, mga ka-farmer. So, sabi ko okay lang, at least eh, de, joke lang yun. Bibili na daw ni Lindon eh. Mayaman na daw siya. Yan, mga ka-farmer. Go-open na po tayo ng account para kina Lindon. May ano na po sila, i-open namin ang anong savings para at least hindi po na nagagastos lahat. Alam niyo naman po yung ano, minsan talaga kahit kumbaga damihan mo, kontihan mo, ubos pa rin. So turuan po natin silang mag-ipon, ano. Yan po yung ano ko sa kanila. Lalo na ngayon,
May buwanan naman siya. Ngayon, sunod-sunod po ang lechon. Bukas dalawa, eh 500 per head. So, sabi ko nga eh, more than enough naman po yung kinikita. Sana, maturuan natin silang mag-ipon. Binigay kong 50 kilos. Meron pa daw isang halos kalahating kaban yata na anong sako. So, sabi ko, marami namang gulay. Tipid-tipid. At hindi natin alam ang buhay. Iba na yung may natatabi. Pumutok ata. Konti lang naman. Normal naman. Ang mga farmer, nagdagdag po pala ako ng kahoy. Ayan. Para tuloy-tuloy po yung init natin. Ng gulay. Oras po mga farmer. Kailangan po nating patagasin ang ano, ang sabaw niya kasi pag kumukulo na siya sa loob, mainit na, no? Actually nakakatulong po yung sabaw, maluto yung loob. Pero kailangan mo din pong tanggalin after 1 hour kasi nga pagkaya na naglabasan na sa mga butas kasi nga kumukulo, pag dinaanan na dinaanan po yung mga balat na malutong, mawawala po yung lutong. Yun po ang purpose. Marami po nagtatanong kung bakit kailangan patagasin. Patagasin yung ano, yung pinakasabaw niya. Minsan po, ilang beses kasi minsan masabaw, ano? Minsan naman, 2 beses lang. Tapos yung panghuli, yun, pangulam na yun. Diba? Mm. Silindon po, yun ang inuulam. Pangatlong sabaw. O, yung pangatlong sabaw. Masarap pa sa lechon. Yung ba yun? Binibenta pa daw po sa Cebu yun. Pagka ano? Kwenta yung buti. Ha? Kwenta yung buti. 50 pesos? Yung ano, tanduway lapad. Tignan nyo mga farmer. Bumibili kayo lagi nun? Hindi. Kapag may naglilipon. Hindi kami bumibili. Binibili sa kanila. May bibili. Oo, sa amin na. Sa inyo na yan. Ano. Kapag may bibili, ano, kapag may lechon, lagi namin inaano sa... Sinasahod. Tapos ilalagay sa bote. Daming bedyo yung gustong ganyan. May nagsabi masarap daw sa ano, pansit. Alin? Yung sabaw? Oo, sabaw. Dili, sa ano? Sa inunan ba? Ano? Sagol mo sa inunan. Sa paksiw. Inunan? Paksiw. Paksiw. Paksiw na isda. Oo, paksiw na isda. Sarap. Yun yung ano, ginagawang sabaw. Yun eh. Parang magkaano yung lasa, hindi? Hindi. Magkakontra? Sa Cebu, pag umorder pa kayo ng tinola, bibigay sa inyo isda na may sabaw. Ang tinola dito kuya iba? Manok. tinola sa kanila isda. Nagpunta tayo, sabi may tinola daw. Tinola ang ulam. Nagulat kami, tinola ang ano, tuna yun, ano, yung sanyabawan lang. Sarap naman. Iba-iba talaga. Tapos ang ano nila doon, ang bihon po nila may red hot dog. Oo, may hot dog. May iba nga, manipis na hot dog, may pakapal din. Tapos walang lugaw ata, no? Wala daw lugaw? Meron, daming lugaw na bibenta. Marami. Pero hindi, ano? Hindi sopas. So, ano? Kasi hindi lindiana na. Hindi. Ay, walang nagtitinda. Hindi siya kanin yung lugaw nyo. Kanin. Kanin. Sino ba? Si Elena. Puso. Kahit ginagawa yan dito, masarap naman kapag ano, yung gumagawa ng puso, marunong. Marunong kang gumawa ng... Oo, marunong akong gumawa. Anong dahon? Sa ano, ninyo. Gawa tayo minsan. Iba-iba ba vlog, tapos si ano, ano sa lechon. Sarap niyan. Kaysa kanin. Kaya mo ba gumawa? Kaya daw. Nagawa tayo lang piraso. Kita natin kung paano gagawin. Kahit ano, 50 piraso lang. Try. May ano pala tayo sa Sabado. Sa bagay, konti lang yun, no? Oh, konti lang balot na ano, maliliit na kanin lang. Oo, pero ano, pero mataba. Yung ano, kanin talaga. Kasi pag mais, alam mo din. Yung mais, hindi. Sa Ormoc yun, no? Mais, bebe? Pag sinasalang na mais, alam ko. Pero kapag nilalagay sa puso, hindi. Mayroon tayo nakain, ano? Yung mais. Diba? Nag-order ako noon. Isang liit yung plato nila. Platito lang yung kainan. Tapos, pag sa order pala ng ulam, parang... Kaya pala ang mura, tag ano lang na. May 5 piso.
parang pang isang person lang talaga. Pero walang tusino doon. Tusino? Si Lyndon po, paborito. Oh, favorite niya. Oh, dito lang yan, ano, mahilig ng tusino. Tusino ng tusino, kaya yan. Halos araw-araw ako kaya na nagsasawa sa tatlong araw. Kaya sino naglabasan sa paa niya yung tusino. Kaya nga, sabi ni Kuya, tawagin mo si Lady. Pabili tayo si tusino, tawag agad. Sabi, ay, tusino yung one fourth. One fourth talaga. Kasi yung one fourth, di kumakain ng gulay. Parang silalim. Puro tosino. Ayan mga farmer, tinuturuan ko silang kumain ng gulay. Kahit ano po ang ulam, dapat may gulay. Kasi nga, wala tayong panlaban sa katawan natin yung gulay. Kami nga, tingnan mo, nagradyo si Ma, oh. Anong pagpapakuha ng balonggay? Kasi magsasabaw ng gulay. Kahit may ulam kang karne, may gulay ka sa, ano, para kompleto yung kinakain mo. Bakit? Saan tayo nagtatanim? Hindi daw siya yun. Kunti lang daw, kunti. Kasi isa pa daw siya, dalawa. Yan mga ka-farmer. Isa pa daw. Isa pa daw siya, isa pa daw. Yan pa mga ka-farmer, ang ingay ng mga bata. Parang ano? Parang karton. Si! Ayos! Ano mga ka-farmer? Tama na ng halian po muna kami at sinakto ko talaga dito naman ng halian kasi alanganin. So yan mga ka-farmer, hanggang dito na lang at abangan nyo mga ka-farmer! Ano, lechon negra. Nakabili na po ako ng ano, ng pampaitim natin. So, soon.